Chair, ngayon pag-uusapan natin yung bagong motor ni Euro R125. Ito po. Yan. Yan. Ngayon po, yan ang ating bagong pag-uusapan. Ngayon, bibigyan ko muna kayo ng simpleng montage. Ayun mga chair, nakita ninyo na yung itsura at no yung sa laki ni Euro 125 or tatawag na si R125. Ngayon si Sports R125 may mga specification siya, ibibigay ko sa inyo. Ang engine type niya po is 4 stroke and single cylinder. And ang displacement po niya is 124 CC, pero nakalagay po sa body niya na sa flaring siya is 125. Ngayon po ang fuel system po niya is carburetor pa rin po siya, hindi po siya FI. Next, yung cooling system po niya is air lang po. Air cooling system. Ito po yung mga chair. Yan, parehas lang po sila ni Flash R150. Ngayon, yung transmission po niya, meron po tayong 4 speed. Next, yung frame type po niya, underbone. Same po sila ni Flash R150. Ngayon, yung front suspension po niya, ito po, front suspension niya, yung telescopic fork po. And yung rear suspension po niya is swing arm. Meron po tayong dalawang shock, mga chair. Ngayon, ang next naman po, yung front wheel niya, ito niya mga chair, yan. Next, meron tayo, rear wheel naman po, same lang, pero parang mas malaki. Mamaya pag-usapan po natin yan. Next, yung doon naman sa telescopic, ano niya po, doon sa shock niya, ito po yun. Telescopic fork po niya, yung parang sa mga natural na bikes lang din naman po siya. Hindi pa po siya vertical shock. Next po, yung... Pag-usapan muna po natin tong area na to. Next, yung disc brake po. Naka-disc brake na po si R125 ni Euro. And si caliper po niya. Yan. Parang ang size lang po nito is 70 by 80 lang po ata to. Kasi 2.50. Hindi ako maano po sa convert eh. Something ganyan. Next. Ito po yung engine niya. Ito po yung carb niya sa loob. Tapos ito po yung air niya, yung cooling system po niya, yan. Next po, ang kambyuhan po niya, very basic, hindi po siya one down, four up, hindi po siya, yung mga simple lang po. Ito po yung rotational ng kanyang gear, na meron po sa gilid po ng engine. Next, sa kabila naman po tayo, same, ang maganda po, natuwa ako dito, mga chair, kasi meron siyang guard. Parang guard na rin naman niya po sa footrest to. Sa tapakan ng driver. Ngayon po, preno, foot brake. Ang preno po ni Sports R125 mga chair, dumb brake pa rin po. Dumb brake. Hindi po siya disc brake. Dumb brake pa rin po. Kaya, kung gusto niyo ipa-convert, nasa sa inyo po yan. Madali na naman mag-convert. Marami po magagaling na mekaniko dyan. And yung sprocket po niya, ang teeth nito ay ilan ba? Wala nakalagay. 36 po. Parang ang kanyang engine sprocket ay 14. Parang ganun po.
Next, pa-comment na lang po ko kung ano po yung engine sprocket niya sa mga user po kasi wala pong nakalagay doon sa specification. Parang 14 ba yan, something ganyan po. And ito po yung shock. Pinapakita ko na po kanina, shock. Double shock po siya. Swing arm, yan po. 'Di ba? And ngayon nakatamon po tayo rito sa features po niya. Features po niya, ito po yung itsura niya, mga chair. Parang nakikita niyo parang may kamukha po siya. Opo, hindi ko na po iya-sasabihin ko ano po yung kamukha niya. Next, side mirror. Good, 4. Next, ito po yun para sa ilaw. Patay, park light, and sa high. Tapos ito po yung low and high beam. Signal light, horn, shock. Starter po. Si starter, meron, si R125 po, si Sports R125 po, meron po siyang push start and kick start po. Yan po. Titingnan natin yung kung maganda po ba ang speedometer niya. Ang speedometer po ni R125 po ay hindi pa po digital. Ano pa rin po siya, parang something yung lumang style pa rin po siya, pero ang kanyang gear position po is ito pa rin po. May kita ninyo, meron po siya, for example, primera, segunda, tercera, ayaw magpakita ni kwarta, kwarta something, ganyan po yan. Next, ganyan po ito, nandito na rin po yung fuel gauge niya para kung sakaling gusto nyo makita yung fuel, yung umpal, ano na, paubos na, meron po siya ditong empty and fuel. Yan. And ito po yung kanyang kilometer, something. Yan. Next, ito po kanyang fork, pwede pa pong na-adjust pa po. Na-adjust pa. Yan. Ito po yung susian niya. Ito po yung susi niya. Yan. Ngayon mamaya mati-check natin kung kamusta naman pong handling niya. Next, i-check natin yung kanyang, wait lang, yung kanyang ilaw. Yung kanyang ilaw po, ito yung park light niya. Yan po. Kung nakikita nyo, chair, ayan, mga chair, yan yung, yan yung park light niya. Ang ganda nga eh. Pag nilignan nyo, yan. Para siyang may third eye. Ngayon, ito po yung high. Ito po pala yung low. Low, high. Meron din po yan lumalabas sa gilid. Tapos ito po yung signal light. Yan. Off muna po natin. I-park light lang natin. Ito po yung signal light na sa kabila. Yan, ganyan tignan. Pero wala po pa siyang hazard. Wala pa po siyang hazard. And pakinggan natin yung busina niya, yung horn. Malakas ang kanyang horn. Mas malakas yung busina niya kaysa kay Flash R150. Next, pag mag-start po tayo, painga natin start. Start. Yan po yung start niya. Yan. Ito po yung pipe, mga chair. O parang open pipe na rin po siya para hindi ka magpakalkal. Parang ganoon na rin yung tugtog, yung tunog, mga chair eh. Yan. Ito yung backlight. Guwapo yung backlight, oh. Yan. Oh, mga chair, ang ganda nito ni R125. Yan lang naman yung mga specification niya sa motor na yan. And semi-automatic po siya. Semi-manual, semi-automatic. Ito po yung walang clutch dito, mga chair. Yan. Sa mga girls na gusto to, pwede naman sa inyo, pwede din naman mag-scooter, pwede naman mag-clutch. Nasa sa inyo naman yung mga chair kung ano talaga gusto ninyo, di ba? Next, susubukan natin siya iikot dito. Tingnan natin kung kamusta naman or dun sa area sa labas. Tingnan natin. Ayun mga chair, bago natin i-testing yung ano nito, yung sa kalsada, pakita ko muna sa inyo yung sa loob. Malaki pa. Lagay ng tools, papel. Ito po yung lagay ng baterya niya. And siguro kasha dito yung ano eh, mga bags ninyo, damit, something. Pero helmet hindi, kasi nandito po yung baterya niya. And
Ito po yung gasolina niya. Yung gasolina niya, hindi ko alam kung ilan liters to. Something, nasa 2.4 something o 2.5 liters lang to. Ganun po. Mga sa 150 ang full tank. Yan. Mga chair, yan. Ang upuan, ayos, makapit. Masusubukan natin yung iangkas si bossing dito mamaya. Masusubukan natin. Yan. Ngayon pupunta tayong gasolian, magpapaarga tayo ng green. Unleaded daw kasi ito. Yan mga chair. Ayos, di ba? Ay mga chair, kung balak ninyo kumuha nito ni Sports R125 ni Euro Motors, ang cash basis po niya is 42,800. Ngayon naman po kung down payment o down payment basis po kayo, meron po siyang down payment na 2,500. Kung 36 months o 3 years, ang hulog po niya is 2,205. Hindi ko lang po alam kung may rebate na po yun. Mapag-uusapan nyo naman po sa kasa yun mga chair, kung may rebate na po bang kasama yun or wala. Kung meron, kung walang, wala pa siyang rebate, something nasa 2,505 lang po yun. Siguro mga ganun chair. Puntaan ninyo dun sa mga Mitsukoshi na kasa na malapit sa inyo mga chair, tanong ninyo and check ninyo kung pasok ba siya sa budget ninyo. Pero sa akin, pasok to. Pero ang kinuha ko si Flash R150 kasi mas gusto ko talaga di manual. Pero kung hindi ako mahilig sa mga manual na motor, ito talaga yung kukunin ko mga chair. Ngayon sasubukan na naman natin mga chair, testing natin siya sa road kung kamusta naman yung kanyang handling and suspension. And later pag sinundo natin si bossing, tatanong natin kung pasok ba siya sa maganda ba ang kasan, ganyan. Ayun mga chair, subukan na natin siya ngayon. Tingnan natin kung maganda ba yung suspension niya. Sa akin ay swak. Tingnan natin kung malikot ba siya sa likuan. Yan, mga chair. Sa akin, tingnan ninyo, flat footed po ako dyan. Hindi po ako hirap. Ang ano ko po is 5'9". 5'9 po ako. Sakto. Check. Pwede ka pa maglagay dito, no, ng mano. And yung space po ng mag-aangkas is pwede pa po. Push start. Ang start po niya, hindi po siya brake start, ah. Yung kailangan mawakan yung brake para mag-start. Ano po siya, kahit less brake. Yan po. Ang maganda dito mga chair, tingnan ninyo, ha. Off ko. Ang ano ko lang sa kanya, wala siyang kill switch, no. Sayang. Ipe-premera ko. Tingnan ninyo, hindi ko siya ma-start kasi naka-premera ako. Safety po yan mga chair, maganda yan. Ngayon kailangan mo niya in-neutral para ma-start mo. Ngayon pumunta tayo doon, lalabas lang tayo saglit mga chair. Kita-kita lang tayo sa labas. Ayun mga chair, mapapansin ko mga chair, ha, mga chair. Smooth yung takbo. Para sa akin, itong review na to, ha, for honest review lang to sa akin, sa kung ano yung nararamdaman ko, ano yung nakikita ko, yun lang yung i-discuss ko. Hindi to official na ano, para lang sa akin to mga chair, at tulong ko rin sa mga bibili. Para sa akin, smooth, yung side mirror, good, i-adjust mo na lang para sa'yo. Yan, sumuha sa lubak, oy, good yung suspension. Good yung suspension niya, mga chair. Yan. Ayan mga chair, traffic. Maganda siya mga chair. Sulit to. Lakas ng torque. Nasa 5.25 ata yung torque niya. Oh. Subukan natin sa suspension kung kamusta naman. Oy, good. Na-absorb niya yung na-absorb niya mga chair yung ano, yung lubak. Di ba? Set tayo. Yan. Set tayo mga chair sa total. Ano po? 60 unleaded.
Ayun ako, magpapagasolina kayo dito, sir. Itong motor na to, unleaded to. Try natin 60. Shoutout kay ate, maraming salamat. Ate. Ano mga tiyero, tingnan ninyo. Itsura niya, para siyang, hindi ayoko sabihin yung motor, no? Pero talagang pinaghawigan niya talaga, Raider FI. Yan. To 60 te. Unleaded. Maraming salamat. Tension good. Arangkada, torque good. Saan ko masabi, oh. Ito mga tiyero, Tresera. Tresera, umarangkada talaga siya. Smooth. Silinyador, hindi ganun kahirap. Handling, hindi siya ganun kahirap. Ayun, mga chair, nandito na tayo ulit sa ating pwestuhan para may paliwanag ulit sa inyo. Si R125 or si Sports R125 ni Euro Motors, mga chair. Smooth yung handling niya. Pag liliko mo siya, wala kang masasabi. Smooth, hindi siya lumalaban o pa may kabig. And yung pagsingit naman po, chair, yung dalawang gilid niya is sakto lang po para sa maliit na motor. Hindi po siya ganun kahaba na nahihirapan ka sa sumingit sa jeep. Kung saan maluwag, di ba? Pero ingat pa rin tayo. And yung gulong niya, makapit. Sinubukan ko siya kanina sa likuan. Makapit naman po. And yung preno niya, sakto lang. Pero sana naman, ang ano ko dito, ang negative ko dito, sana pinalakihan nila yung likuran para hindi ganun. Napansin ko kasi pag liliko mga chair, parang nag-aalangan yung liko kasi parang naninipisan ako dun sa gulong or nasanay lang ako talaga kay Flash R150 na malaki yung gulong. And dun sa suspension niya, ina-observe naman, dun, positive ako dun. Nice one Euro Motors kay R125 Sports. Na maganda yung suspension niya. Lubak hindi ko masyadong nararamdaman. Pero yung dito mga chair, sa shock nararamdaman ko, kung nakita ninyo kanina na nagulat ako dun sa isang lubak, nagulat ako, hindi niya masyadong nasaktan pa rin ako. Lahat naman tayo nasasaktan eh, di ba mga chair, ganun talaga. Sabi, ngayon sa upuan nadudulas ako. Sana naman linagyan nito ng pangkapit, di ba? Yung katulad ng mga maganda. Pero okay naman. Tapos, sana hinabaan pa konti. Yan, mga chair. Next, sa side mirror, para sa akin, dapat nilakihan na lang din nila kasi hindi ganun kita yung pag nagmamaneho ka na. And preno, sa harapan, good. Foot brake, good. Kumakapit ng sabay. Pag nagpreno ka, preno din talaga. And yung makina, ayos naman. Torque or arangkada mga chair. Thumbs up. Panalo. Kung gusto mo talaga ng malakas umarangkada na semi-automatic and semi-manual, ito. Maganda tong motor na to para sa'yo. Kung yun budget mo, isakto lang. Diba? Okay, remind ko ulit ang cash nito is 42,000. Tapos ang down payment niya is nasa 2.5 lang po. And kung monthly nasa 2.5 something, may rebate na po 'yan. 2.5, pag may rebate 2.2, ganun. 2.5 2.2 ganun po, ha? Mga chair. Maraming salamat pala mga chair sa panonood niyo dito sa review ko na 'to. Self review po 'to, ha? Hindi po 'to for professional na review ko, ha? Para sa akin. Na kung ano yung nakita ko, ano yung naramdaman ko sa paggamit ko po mga chair. Sana natuwa kayo dito sa video na to. Yung mga chair, maraming salamat. Bago matapos yan, kung hindi pa kita chair, like mo na, share mo na, and subscribe mo na yung YouTube channel ko, Chair Enan Motovlog. Mga chair, ingat, always, Babush, R125, Sports, Euro.